Hindi siya sa ating biyahe lang kuno. Hindi. Buti ko pa diwalas na yan talagang kahapon pag nalang kasi classic expression din mo tayo so nagsasubside pa na talaga walas na kasi masel di ba nakita niyo yung kumangat sa Facebook? Ganun daw talaga ako nagsasubside pa na talaga kasi masel talaga relax. Pina-frame ba naman pala siya? Oo, about this sadness niya kayo? Wala kasi bago pa siya dalhin sa hospital, tinawagan na ako. Okay. Kaibigan namin nakasama niya sa ako. Okay. Nakarata ako sa pinakamahina. Sabi ko, tanong niyo kung anong naramdaman. Sabi ko, parang hindi okay. Kaya na ako. Ba't hindi pa dalhin sa hospital? Correct. Sa hospital. Sabi ko, okay. Sabi ko, balikan niyo ako. So tinanong ko, ano nang nangyayari? Nasa nang ay, naantay na lang yung ambulansya. Okay. Tawagan niyo ako kung ano nang nangyayari. Relax lang naman ako, parang pagkala ko eh, isa lang sa mga maka-asma attack lang. Kasi lagi namang sumisikip ang bibig niyan. Tapos yung pangatlong tawa, kaibigan na, mga bibig. Sabi ko, ano pa? Wala na. Tapos ang tagal kong nagpo-proseso, nakaupo lang ako ngayon. Bago ko sila natawagan. Kasi ayoko, ako yung tumawag. Okay. Parang hindi pa lang. Tapos walang tumatawag sa akin, kaya hindi pa nila alam. Okay. Tapos hindi
ko malam kung ako yung telepono ko dito, ang malaman ko sino una ko natawagan. Una kong tinawagan si Kay. Kay Rosas? Oo, eh wala siyang kasama. So hindi ko malaman kung paano kong sasabihin mo. Oo. Eh nasa ano siya, kumakain siya sa Timo, sa kabab, mag-isa lang daw siya. Tapos pinagulaan, ano ba yung sabihin mo? So, rinig ko sa kanya yung news, ayun na, breakdown na si Mataki sa akin. Tapos sinalong si Bokwa, si Pu natawagan na rin pala ni Angelica. Ayan, ulala ka. Mars, ano yung mga fondest memories mo kay? Hindi mo makakalimutan na ako? Madami, madami. Eh, wala naman kami, wala kaming araw na magkasama, hindi naman masaya. Lahat kami ito yung magkasama kami masaya. Kahit ngayon man, ngayon na lang, di ba? Parang hindi namin, hindi nagiging walong utang kahit ano pa mo. Nung bago ako nagpunta ng Japan nung nakaraang araw, pinunta ako sa Lakay. Okay, dumalo ka. Kasi nag-pitching ako sa Star Cinema. Ang bagong pinikula. Eh, meron ako kasi pangako siya. Sabi ko, na yung mga sunod-sunod ng pinikula, kasama kita. Okay. Katulad nung nakaraan kasama siya. Tapos sinabi ko sa kanya, kasi binugusto ko nga yung moral niya. Para hindi kasi din sa nalulungkot, para wala siyang ganap. Laging sa ako, bahala sa mga sabaw. Tapos ang nag-pitching ko nung salamat, manag-pitching kami, hindi naka-join ka na naman. Sabi ko, kasi naaway na ako. Sabi ko, puro ka, pinikula, nasa yung mga bagong damit. Sabi ko, kailangan ko ng bagong damit. Sabi niya, pupunta ako sa bahay mo. Sabi ko, wala ako, alis ako, pupunta ako sa Japan bukas. Sabi niya, kailangan ko ng bagong sapatos at bagong damit. Sabi niya, para saan? Sabi niya, eh ikaw, para saan ba yung mga damit mo? Sabi niya, wala namang gumagamit, ako nagamit. Sabi ko, ako, alis ako, gano'n. Tapos sabi niya, o bahala ka, basta pagdating mo, sabi niya, sa pagdating mo, hindi na kita tatawagan, pupuntahan kita sa bahay. Kaya natatakot ako ngayon, sabi ko, eh, hindi ngayon niya ako puntahan. O, nasa na yung, ano, yung damit ko. So, recent na lang po yan, ha? Kanina, pag nag-aayos ako ng damit, namimili ako ng sapatos ko. Yung feeling ko, anytime, pag talikod ko, biglang, o, gusto ko yung sapatos na yun. Kasi ganun siya, pupunta sa bahay ko, nakalgarin niya yung gamit ko, tapos, sa kwarto ko, bitbit niya na yung mga gusto niya, sabi niya, iuwi ko ito ah. Kahit sa ayon, sabi niya, hindi pwede bago yan, iuwi ko na, wala na akong magagawa, bitbit niya na yung gamit na ako. So, kailangan, sabi ko, Jesus, baka lang, this is chocolate, baka lang, bigla ko. Kaya sabi ko, huwag ka na magpakita, kung ano yung kunin mo, kunin mo na lang, basta pag nawala, alam ko nang nasa iyo, abit mo na sa akin. Ayun, hindi ko alam eh. How you will describe him as a friend, si chocolate? Malambing kasi yan. Maraming beses kaming nagkakatapuhan yan. Kasi ano yan eh. Matigas kasi yan. Eh gano'n naman, meron kang kaibigan pa lang po. May kaibigan ko, matigas sa ulo. Matigas sa ulo niya. Eh sa amin, ako yung pinaka-straight ko. So alam niya pag nagagalit ako sa kanya. Pag nagagalit ako sa kanya, hindi siya kibuin. Alam niya na yun. Pero pag nagagalit ako siya, hindi yung susuko. Pag hindi ko siya pinapatid. Yung kahit anong gawin yung death mo sa kanya, hindi siya napapagod. Tatabi siya, tatabi at tatabi. Yayakang at yayakang. Kaya hindi ko siya pinapansin. Halik at halik. Mimi, patawarin mo na ako. Ganun din na. Hindi yan susuko. Kaya pag nagkabagi, pag bagi naman kami, sinaspoil ko siya. Yung ano kailangan mo, ano yung gusto mo, ganun lang. Ganun. Masaya eh. Tapos, malambing si Bakla. Pero previously po may alam na kayong sakit na talaga na nag-iinda siya, umiinda siya sa inyo. Matagal na yan, may nagkaano siya dati. May hika siya eh, sabi niya. Tsaka parang yung dati nagkaroon ng ano yung lungs niya. Putubig? Parang... butas, yun yan. Hindi ko alam kung anong lalan na hospital sa kanya. Kaya anong panahon na yun? Hindi na siya naninigarilyo. Tapos oh, minto, nagigim na yan, alam ko eh. Oo, nagigim, nagagano'n naman siya. Tapos umayos siya, mamayan din dati ng payat na payat. Di ba gusto ng weight yan, alam ko yan eh. Oo, mamayat ng payat. Tapos ngayon, ngayon okay siya eh. Mas okay nga yung mga ganap niya ngayon. Mas mabait siya ngayon. Mas mabait si Bakla. When was the last time pumalik kayo nagkita o nagkausap? Japan. Bago ako pumunta ng Japan. Ang laki din yan. Dahil sakita mo yung ano niya, yung video niya. Talagang pili kita kung sin. I tried to watch. Kasi it's online. Kahit puro mayat-maya, puro yun na naman. I tried to watch, pero I did not. Sabi niya, the show must go on. Dahil ganito siya. Sinapit niya yung show. Kasi bago pa yun, kasi yung isa kasama niya sa Abra, yung dalawa actually kasama niya sa Abra, si Woody at si Glorious, sino ang kasama niya sa bahay. Kaya nag-update sa akin.
Okay. Niloloko pa nila, sabi, tumawag sa akin si Sir Luis. Naku, si Bakla. Si Bakla hindi kumakain. Sabi ng gano'n, tapos masama daw pakiramdam. Tapos, sabi ko, tanongin nyo nga, baka mami nagdadrags-drags yan. Bakit hindi kumakain? Tapos sabi, hindi kumain ako kanina. Magpapahinga lang ako. Okay. So, alam ko yung ganap na sa akin. Kasi pinipit sa akin. Okay. Gano'n sabi, masama daw pakiramdam. Bago pa siya sumalang, mahihirapan na daw siya. Kaya parang sabi, sige, i-cut short na lang yung Okay. Kaya nung tumawag sa akin, sabi, nahihirapan daw talaga kumiga. Sabi, kaya bakit hindi nga dalhin sa ospital? Nahihirapan kumiga. Yung dali na agad. Tama yun. Kaya nung, akala ko normal lang ng masamang pakiramdam sa tuwing dalhin sa ospital. Kaya nagulat ako ng tumawag. Mars, ano na lang? Kung may nagigit tayo, minsan yung isang parating kay Chocolate. Message mo, for now. Actually, alam niya lahat ng gusto ko sa kasi. Lahat ng pagkakataon na nag-usap ko, hindi ako nagkulang dyan kay Chocolate. Lahat ng pangaral, lahat ng away, inaway ko yan, pati gusto yung mga ganap niya. Marami siyang desisyon sa buhay na hindi ko pinapuran. Alam niya yun. Kaya may mga pagkakataon nawawala ako sa kanya. Kasi alam niya, hindi ko gusto yung ginagawa. Pero ay mas himself with a veteran, and I'm just so proud of him. Nakita ko kung paano niya inayos yung buhay niya, kung paano niya pinabuti, unti-unti. Actually, kuha ko ba ako sa nandito? Kaya, win-win ko siya lagi. Lagi ako may, siya yung priority ko lately. Siya yung priority ko sa pelikula. Laging kasama daw? Oo, oh, okay. Pag may baklaan sa mga show, kasama Chocolate siya. Agad. Pag GGV, yes, siya ang pinta. Sabi ko yung staff, alam nila yung kahit yung ibang bakla, sabi ko, Chocolate ang pinta. Sinaspoil ko siya kasi gusto kong maramdaman niya na kaya pa, aayusin natin yan. Gagawan kita ng ganap. Showtime, yung Miss Q&A. May marabal yung Miss Q&A na yan. Pero inihingal na siya that time, no? Pagka medyo may... Tumataba, kaya ihingalin. Pero hindi yung hingal talagang, ano. Kasi lagi ng kuya. Dito sila lagi inaawa. Sa kuya talaga, Mars, eh. Yung actor ng duty sa comedy bar, madadaanan ko yung sasakyan nila sa laptop. Mamumbahin ko sila. Mamumura ko talaga sila. Pinapauwi. Ay, hindi ko eh. Pwede na may harot na harot ako sa mga waiter. Inaawa ko talaga sila. May premonition po ba siya sa inyo? Or parang nagpaalam na? Or pagkaganito, pagka may nangyari? Wala kasi kami yung gano'n. Actually, tinanong ko nga kay po kung nagpapa-check up. Kasi in-insure ko pa yun. In-insure. Kinuha ko siya ng health insurance. Kasi mga pangla, inigyan ko ng health insurance. Yung pasko. Ito ang ibibigay ko sa inyo kasi ang natanda nyo na. At ito gano'n. Ang mga lifestyle nyo, ang lalala. Binigyan ko sila ng health insurance. Tapos Chocolate din. Kaya sabi ko, ginamit niya ba yung health insurance? Sabi ko. O sinayang niya lang, siya nga yung pinakamahalang health insurance kasi matanda na siya. Eh di ba pag mas magandang na, kasi parang. Kaya tinatanong ko, hindi niya yata ginamit yung hindi siya nagpa-check up, hindi siya nagpa-check up. As a performer po, ano yung realization niyo dito sa nangyari kayo? Ano? Yung mga performer na katulad niyo, dapat magkaroon din ng time at pahit nga, ganun mo rin. Kasi po, I personally experienced that. Wala na, ubus na. Pwede naman humingi ng mag-back off. Hindi naman tayo papatayin ng management. Siyempre yung management, siyempre tayo gusto natin ng trabaho. Management, bibigyan tayo ng trabaho. Eh minsan sobra-sobra din yung natatanggap natin trabaho. Minsan sobra na tanggap pa tayo ng tanggap. Kaya ang sabi ko, simula pa sila dapat nag-iipon na para hindi natin lahat ng buhay inaalipin yung mga sarili natin kasi parang may hinahabol tayong ipon lagi. Bata pa lang kung ipon na. Para pag tumatanda, ini-enjoy na natin, inipo natin, hindi yung nagpapakahirap pa rin tayo na matanda na tayo. Dapat unti-unti rin sa slow down. Kayo po, how you take care of your health? Kasi kayo din, masyado kayong busy, di ba? Nabalita before na nagkasakit kayo. Ako talaga nagbebeko. Hindi kaya na. Oo. Kasi sa schedule pa lang, magkakita mo yung kalendaryo, nahihilo na ako sa kalendaryo. Schedule pa lang. Schedule pa rito kung kailan ako hihinga, ginaganong pa natin. Anong oras po ako hihinga? Yung ginaganong ako talaga yung nagbebeko. Magpapahinga po. Bigyan niyo ako kahit 3 araw. Kailangan yun eh. Kasi, nabutin yung showtime every day.
bukod sa showtime, ang daming kinanong, di ba? Eh, ang priority ko showtime. Hindi pwedeng pagdating ko sa showtime, lupay-pay ako dahil napagod ako sa pinipula, sa concert, sa paggawa ng script, sa kung ano, sa racket, sa kung ano pa. Kailangan fresh ako sa showtime. Kaya ako talaga nag-beg ko, sorry po, hindi na po ba eh. Kasi na-affect ko rin yung showtime. Eh, live pa yung showtime. So, ayun. Kailangan fresh ako sa showtime. Recently, I just went to Japan kasi I had to rest. Yes. After the 3 nights, nag-Miss Q&A Grand Finals sa isang tumuling ko yun. Tapos nag-ano pa kami, nag-taping na kami ng Idol Philippines. Wala talagang pahingahan. Naka-dextrose ako. Bago mag-showtime, naka-dextrose ako. Pag showtime, natanggal yung dextrose. Binextrose na ako ng ate ko kasi wala ka ng energy. Naka-dextrose ako. Kasi sabi ko, tatapusin ko lang yung Grand Finals ng Q&A. Tapos kailangan mag-pahinga ka doon. Kasi inaaway na ako ng ate ko. Kasi pag hindi, yung ate ko kumakausap sa management, kailangan nyo lang pagpahingin yung kapatid. Buti mo yun. Kasi doktor yung ate ko, naririnig niya yung tulog ng boses ko, naririnig niya yung tsura ng mata ko pag sa TV. You need to rest. Siya po naman. Maraming salamat sa iyo, Mari. Condolence po. Kailangan talaga ng pahingin. Lahat. Thank you, Baisa. Salamat. Ayaw